passage ito para sa mga batang lalaki na ginagawa tuwing bakasyon. Ito ang pagpapatuli. Check down na magiging proud si Andres Bonifacio sa baking ito na atapang atao. Lakas loob kasi siyang magpapatuli sa araw na ito. Hi, my name is Marty Angelo Mirasol Natal from the Land Bacood Festival and a marching band, capital of the Philippines, all the way from the city of Bacood. Pagkasalang ni Marty, ang sakit na nararamdaman, idinaan na lang niya sa biro. May nararamdaman ka pa ba? Meron, parang wala ang anesthesia. Ate, may galit ka sa akin ha. Mas masakit pa, lo ni Papa. Pero ang hirit niyang ito, meron palang hugot. Bata pa lang po kasi kung gusto ko ng mga pambabae talaga na gamit. Like Barbie, mga kurtina ng mga ginagawa ko pong gown. Nakahiligan ko po yung lalaki, pero yung panlarong panlalaki, hindi po. Noong dati po, si Papa, hindi po siya talaga boto na maging ganito. Kasi syempre, panganay po, tas bakala, di ba? Pinapalo po ako ni Papa. Pag nahuhuli niya po akong nagme-makeup, nakadamit pang babae, pagsasayaw po kami sa court namin na pansexy. Pero hindi niya po ako papahiya. Pag uwi ko po, doon niya po talaga ako kakausapin, doon niya ako papaluin. Kasi minsan po talaga nasusuway ko yun si Papa, kaya ako napapagaling. Tutuliin na raw dapat si Marty nung 10 taong gulang pa lang siya, pero tumakbo siya. Ang dami ko pong ganap sa buhay kasi gusto ko pong mag-rabiyado, gusto ko mag-aura-aura po eh. Ngayong 15 anyos na siya, nung nalaman niyang may libreng tuli sa kanilang barangay, gumora na siya. Aba, si bakla nakita. Nagkikilay po ako ng libreng kasi gusto ko nag-retouch. Kasi gusto ko na po mauna kasi nga papasok pa po ako sa school. Sobrang hapde. Pero ginawa ko pa rin puro mampa kasi sobrang daming tao po dito noon eh. Parang taas na ako maglalakad kahit ganito. Parang gusto ko ipakita sa kanila na si bakla tuli na. Parang mas lalo po ako lumala to pagkabakla po. Kasi po feel ko mas lalo siyang lumaki. Pero ngayon po, nakapag-ipit na ako, nakarampa na, nakakapag-shirt na po. Kapag swimsuit na nga po. At dahil dalaga na raw siya, Q&A muna. Ala Miss Universe, what is the essence of pagpapatuli? Isa po ako sa bakla na ayaw magpalagay ng pambabaing kasarian po talaga. May balak po talaga ako na mag-anak paglaki ko. Kasi sino po ba mag-aalaga sa akin paglaki ko? Kasi gusto ko po maranasan na magpapaaral ako ng anak, yung magkakaroon ako ng problema sa anak. Proud po ako sa sarili ko kasi kahit ganito ako, may pangarap po. In the Philippine setting, the main indication for circumcision is actually cultural. If you're asking if it is in the books, if it is required that circumcision should be done, no, it is not. There are some studies that have shown that circumcision has decreased the chances to transmit and to be infected with HPV and HSV. And one of the good benefits of circumcision is you can actually teach the child or the teenager better genital hygiene. Pero bago pa man nauso ang pagpapatuli sa mga klinik o ospital, ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtutuli, yung depukpok. Ang mga binatilyo ng Rodriguez Rizal, nangamatis daw sa mga kamay ni Alberto, na mas kilala bilang June Putol. Ang sabi ng tiyuhin ko, para matuto ka magtuli, gayahin mo ako doon sa pandakan kami nakatira nung araw. Marami nagpapatuli sa akin, pati mga taga-Quiapo. Oo, dinadayo ako doon sa pandakan. Kumuha muna si June Putol ng sanga sa puno ng nyog na siyang gagamitin niyang pamukpok. At saka siya namitas ng mga dahon ng bayabas. Itong mura ng dahon ng bayabas, pinakamagaling to sa sugat. Kapag linagay mo na, kahit dumudugo, natigil yung dugo. Nararamdaman mo ngayon, tutulian ka na? Masaya na po. May binata na po. Nakabang po. Natatakot ka na kayo, umurong eh. 5 minuto ang itinatagal sa bawat tinutuli. Binata na si Tutoy. Masaya po. Bakit? Kasi po binata na po. Hindi masakit pero kinaya ko naman po. Minsan 50, ganun. Pero pag siniservisan ako, may nagbibigay 200, tinatanggap ko naman. Mayroon nga, sigarilyo lang. Okay na sa akin. Pero babala sa mga magpapatuli, piliing maigi kung paano at kanino magpapatuli. Nito lang Linggo sa Mauban, Quezon, ang binatilyong si Manuel, hindi niya tunay na pangalan, nagpatuli raw ng depukpok. Oh my God. Excited po. Bakit ka excited? Kasi po matutuli yan.
ay umuwi po iyon ay dugundugo na. Ay akala ko po natural lang. Hindi maghapon na na ganyong dinudugo. Nabukasan, nilanggas po niya ng bayabas. Lalong dumaming dugo. Hindi na tumigil. Tatakot po. Baka po maubusan ng dugo. Nakikita ko po yung dugo ko sa sahig at sa mga tela. Ito po yung dugo ng anak ko at saka yung nandun. Ito po, tuyo na lang po iyan. Ito mga dugo po itong natuyo na. Tsaka ito pa po, mga nagkalat dito. Dinala ko na po siya ng Mauban Hospital. Pagdating po doon, tinahi. Akala ko okay na, di mo iniuwi ko na dito sa bahay. Nung hapon, mga alasing ko po, gayon na naman. Ayon sa doktor, ang naputol pala kay Manuel, imbes na yung balat lang, litid. Kasi nung una, yung panganay ko at ikalawa, okay naman ang pagtutuli niyang nung sapukpuk. Kaya yung itong ikatlo ko, diyan ko naroon ipinagkatiwala. Dito po sa Mauban, ang nagastos ko, kulang-kulang 2,000. Dito po sa Lucena, binayaran ko lang po ay 637. Sabi nga po sa akin doon, nagtipid gamisis, bayan, napalaki pa ang gastos mo. Sabi ko, kung alam ko nga lang kung ganyan ang mangyayari, ay hindi na natin gagawin. Sa ngayon, nagpapagaling na sa bahay si Manuel. Yung aking bunsong anak, para sa akin ay sa doktor ko na patutulian para hindi na maulit sa kanya yung nangyari sa kanyang uya. Okay na po. Masakit po ng kaunti. Hindi lang ang mga tinutuli ang viral ngayon, pati na rin mga nagtutuli. Kagaya na lang niya na kinakiligan dahil malaboy next door ang charm. Ako rin, Dok. Gamutin niyo ako. Gamutin niyo ang puso kong nadurog. Dok, pag tinuli mo ako, ganito ang reaction ko. Bye ako, pero magpapatuli talaga ako dyan. The future doctor is in. Meet Adrian, first-year medicine student. Ang nag-viral niyang litrato, kuha raw sa Operation Libreng Tuli sa Pandi, Bulacan. At first time daw pala niyang magtuli nung araw na yon. Kaya na sinabi ko sa mga followers ko, guys, na nakapag-first na tuli ko. Tapos yun, parang boy to manhood yung ginawa ko. Very great experience. Natuwa naman ako kasi nag-viral siya. The night before ng tuli mission, tinuruan niya ako mag-suture. And yung procedures na gagawin ko the next day. Nag-practice muna kami sa banana at saka sa eggplant. Nag-practice din kami sa sponge para sa suturing. Dahil first year medicine student pa lang, may kasama pa raw siyang supervisor habang nagtutuli. Natatawa yung bata kasi mas kinakabahan pa ako sa kanya. Malakas loob ng bata eh. So ready na siya. Tingin yung bata, marunong ba ito? Eh, siyempre, kabado ko, di ba? Kinakabahan ako kasi baka magkamali ako. Pero nakatatlo or apat na ako, medyo confident ako, kayang-kaya ko na. Hanggang sa, hindi ko na malaya, medyo nakasampu ata akong bata. Ako rin gusto ko talaga mag-med nun, nakatulong sa kapwa. Tapos, ang nakita ko kasing way of pursuing that is to be a doctor. Ando na yung mindset ko na magiging doctor ako. Masaya siya kasi first ever minor surgery ko at natapos ko siya. Sabi ko, kaya ko to. There's a lot of surgical missions that are being done, and actually these surgical missions are really good with regards to the skill of the physicians who do it. Many of our elderly would say that pukpok would suffice. Marami naman daw nagpagawa nun. But of course, that is being done not by a physician. So there's risk of infection, there's risk of, for aesthetic reasons, pangit yung pagkagawa. The parents need to instruct the child that it is a little painful. We should stop that common notion na kagat ng langgam. But more important than that is his mental and emotional readiness to actually do the procedure. The child really needs to want it. Triggered ka ba sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.